everyone and welcome po sa Nagi sa nating show na 555 Garage. Nagbabalik po sa inyong harapan ang nag-iisang pambansang chiquito ng Pilipinas, si Sir Wen Sir Wen, para magbahagi sa inyo ng kaalaman patungkol sa steering and suspension. Kung nakaraan, pinag-usapan natin ay patungkol sa center leak replacement. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay idler arm. Yan. So bago po tayo magsimula, gusto kong pasalamatan muli yung mga loyal na ating tagapanood every episode natin sa ating YouTube channel. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ito. Okay, so yung kailan nga naman natin dapat palitan yung idler at saka bitman arm natin. Ito pong dalawang to, sinasuggest namin na sabay nyong palitan. Kasi po, pareho lang naman silang gumagalaw ng parehong time. Kasi pareho silang nakabit sa center link. So sabihin natin ito yung center link natin. Nandito nakabit yung pitman at saka yung idler. Kung gagalaw yan, syempre, dalawa silang gagalaw. Sabay din silang ma-warn. Ang isa po sa simptomas para palitan na yun, number one, kapag yung parang sa rack and entire din kanina. Pagka gusto mo ng straight driving lang, kailangan mo pang i-adjust yung steering wheel. And pangalawa, kapag may end play na, kapag yung steering wheel mo is ginagalaw mo or medyo loose na yung pakiramdam. So yung pitman arm po natin is resin type joint. Kanina pinaliwanan ko yon, and yung idler arm. Kaya kailangan din po talaga silang palitan. Okay? Yun, tulad ng sabi ko kanina, nire-recommend namin yung idler arm and pitman arm ay palitan mo sa parehong pagkakataon. Okay, huwag mong tipirin yung sasakyan mo. Palitan mo na ng sabay. Just a small reminder lang po na ang pagpapalit ng idler arm at pitman arm is situational. So, ibig sabihin, kung may malala po na pinagdaanan ng inyong sasakyan, dapat lagi nyo po itong ipacheck sa mekaniko bago palitan. At para makasiguro kayong legit at genuine ang inyong bibili na 555 item, you should always ask for the QS seal. Para makasigurado kayo na genuine ang bibili ninyo na 555 item. At para maging updated naman para sa ating mga upcoming episodes, sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to hit the subscribe button and notification bell sa baba ng ating mga video. Again, ito po si Sir Wen Sir Wen na nagsasabi sa inyo na laging lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Kita-kits po tayo ulit sa ating susunod na episode ng 555 Garage!